Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos sa mga pangyayari nang mapahiya na itong si Doktora Analyn Santos sa mga ginagawa ni Suwi sa kaarawan ni Doktora Analyn Santos ay dito hindi nito napigilan, pirigan ang kanyang sarili na masaktan ito sa mga nangyayari. Sa babaeng kanyang minamahal na si Doktora Analyn Santos ay dito hindi nito napigilan ni Regan ang kanyang sarili at agad naman itong hinanap ni Regan itong si Dr. Antonio. Ngunit kahit nakailang ikot na itong si Regan sa loob ng ipik Medical Hospital ay hindi nito nakita ni Regan itong si Dr. Antonio. Hilana ng maisip nito ni Regan na tawagan na lamang niya itong si Luke ay dito, agad naman itong naghihingi Regan ng number ni Luke. At nang makuha na ito ni Regan ay dito, hindi ito nagdadalawang isip itong si Regan na tawagan itong si Dr. Antonio. At dito ikinagulat naman nito ni Dr. Antonio ang kanyang nakikita dahil si Analyn ang tumatawag umano sa kanya dahil ang cellphone ni Doktora Analyn Santos ang ginagamit ni Regan sa kadahilanan na hindi ito nagdadalawang isip ni Dr. Antonio at dali-dali nitong sinagot ni Dr. Antonio ang tawag ni Doktora Analyn Santos sa kanya. Ngunit ikinagulat naman nito ni Dr. Antonio nang magsalita na ay hindi pala umano itong si Doktora Analyn Santos sa kadahilanan na agad naman itong pinagsabihan Regan itong si Dr. Antonio na siya umano ang dahilan kung bakit umano nag-aaway na naman umano muli itong si Doktora Analyn Santos at si Suwi. Dito abot langit ang pangsisisi ni Regan kay Dr. Antonio at labis-labis din itong nasasaktan itong si Dr. Antonio sa mga sinasabi ni Regan sa kanya at aminado naman itong si Dr. Antonio na siya umano talaga ang dahilan kung bakit nag-aaway na naman umano muli itong si Doktora Analyn Santos at si Suwi. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.